Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sumisigaw ang Panginoon, "Hali kayo mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata." Mula sa pintuan sa hilaga ay pumasok ang anim na taong tigi-tig-isa ang sandata. May kasama silang nakasuot na kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon ang kaningningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, "Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon." Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, "Sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyo lahat ang mga taga roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuario." Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, "Parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Lakad na kayo." Lumakad sila at pumatay ng pumatay sa lungsod. Ang kaningningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaningningan ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay siyering apat na nilalang na nakita ko sa may ilog Kebar at nalaman kong sila'y mga kerubin. Sila'y tiga-apat ng muka at tiga-apat din ng pakpak at may tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila'y tulad din ng makita ko sila sa may ilog Kebar, kung saan gumawi yaong isa ay doon din yaong iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagkaroon si Ezekiel ng pangitain sa templo. Ang daming mga masasamang nangyayari sa templo at sa kaharian sa Jerusalem. Marami ang nagwawalang bahala sa mga masasamang ginagawa doon, tulad ng pagsamba sa ibang mga Diyos at pang-aapi sa kapwa Hudyo. Nagpadala ang Diyos ng anim na mga tao na may dala-dala ng mga sandata. Pero nauna sa kanila ang isang lalaki na nakasuot ng kayong lino at may dalang panulat. Inutusan ang lalaking ito na lagyan ng tatak ang noo nila, ang noo ng mga taong nalulungkot at nagdadalamhati sa mga masasamang bagay na nangyayari sa lungsod. Sila yung mga hindi sumasang-ayon sa mga pang-aabuso at ng mga kasamaan. Inutusan ng anim na may sandata na patayin ang lahat na nakatagpo nila na walang tatak sa noo. Yan yung mga walang kibo at pumapayag pa sa kasamaan na nangyayari. Kahit na sa templo ay pinapatay ang mga taong ito. Hindi sila makakatago kahit na sa templo. At mula pa nga sa templo, nakita ng propeta ang mga kerubin, ang apat na nilalang nakita niya noon sa tabi ng ilog Kebar,
at mga gulong na daladala ang kaningningan ng Diyos. Ito ang mga ito ay lumipad at umalis na sa templo. Ang aklat ni Ezekiel ay very symbolic. Ang anim na mga tao na may sandata ay ang mga pinadala ng Diyos na magparusa. Ang lalaking may dala ng panulat at nagtatatak sa noo ay yung nag-identify ng mga tao na hindi sumasang-ayon sa mga kasamaan na ginagawa sa templo at sa lungsod. Hindi sila pinaparusahan. Ang pinapatay at pinaparusahan lang ay ang mga walang kibo sa kasamaan na nangyayari. Hindi nga sila maliligtas pati na ng templo. Kahit na sila ay nasa loob ng templo, darating pa rin ang parusa sa kanila. Hindi sapat na huwag gumawa ng masama. Huwag din tayo sumang-ayon sa kasamaan na ginagawa ng iba. Huwag magwalang kibo sa kasamaan. Ang mga anghel na tinatawag na kerubin at ang apat na nilalang at ang mga gulong na kumakatawan sa presensya ng Diyos, ang presensyang ito ay aalis na sa templo at sa Jerusalem dahil sa kasamaan ng mga tao. Hindi na nila masasabi na naroon ang Diyos kasi nandoon ang templo. Wala na rin ang Diyos sa Jerusalem. Kung saan wala ng kabutihan, aalis na rin ang Diyos. Paparusahan niya ang nagwawalang kibo sa kasamaan at kalapastanghana na nangyayari sa kanilang piling. Sorry, Panginoon, at madalas nagwawalang kibo ako sa mga kasamaan na ginagawa ng mga tao sa aking harap. Huwag po ninyo akong parusahan. Ayaw ko pong sumang-ayon sa mga kasamaan din dito sa aming kapeligilan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.